So, ito na ang ating part 2 ng denied housing loan application. Bakit nga ba? So, heto yung pangalawa, no? Yung pangalawa, friendship, is kapag hindi ka nakapag-attend ng mga seminar. So, merong mga developers na nagre-require ng seminar. Yung seminar nila, minsan online, minsan face-to-face. So, just make sure na you'll make time or maglalaan ka talaga ng oras para makapag-attend ka ng seminar para ikaw ay hindi ma-deny. Pangatlo, friendship, down payment or equity. Yung down payment or equity, minsan akala ng iba is magkaiba siya. Pero sa meaning, may konting difference, pero sa Pilipinas iisa nang ibig sabihin niya. Ito ay ang amount na nire-require ni developer bago i-proseso ang iyong housing loan application. Ito ay nababawas sa total contract price or sa kabuuang presyo ng bahay, kaya huwag kayong mag-alala kasi hindi siya nasasayang. So, minsan may moments na hindi na sila nakakapagbayad, hinahayaan na lang nila. Okay lang yun, friend. Basta lang ituloy mo siya. Kasi meron namang mga developer na nagpapataw lang ng penalty. Konti lang yun, no? Or kailangan mo lang mag-submit ng letter of extension, no? Subject for approval. Basta may problema kayo sa payment, sabihan nyo lang yung mga ahente nyo, yung mga BDDR angels nyo. Kasi bibigyan nila kayo ng tamang advice. Dahil yung proseso, it varies talaga per developer, no? So, and then, next, diba? So, yun na, requirements. And then, yung inyong seminar. Pangatlo is yung down payment or equity. Pangapat is yung sa employer. Ito na yung sini-CI, no? So, may mga housing loan application na nadedeny kasi hindi nagre-respond yung kanyang HR. Mag-i-email si Pag-ibig, itatanong kung or i-confirm kung tama ba yung mga nakalagay na dineclare mo sa employment details mo. So, minsan yung HR hindi nila nare-receive kasi napunta sa spam, no? Kaya sasabihan niyo yung HR niyo, "Uy, friendship, nag-apply ako ng housing loan application, pakiantabay naman, baka mapunta sa spam. Paki-check-check na lang from time to time." Tapos kapag hindi nila nasasagot yung call, no? Ano na mangyayari pag ganun? Magre-refiling na lang tayo. Hindi naman siya totally canceled na or denied ka na talaga, no? Baliwala na lahat ng ibinayad mo. Hindi, magre-refiling tayo. Tapos may bayad lang siya na 1,000 or 2,000, depende, no? And then, next is, huwag ka muna magre-resign. Kasi kapag nag-resign ka, ibig sabihin, kapag tumawag yung Pag-ibig dun sa employer mo, i-deny ka. Sabihin, "Ay, naku, wala na yan dito." Masama ugali niya, charot. Sabihin, "Ay, wala na yan dito. Lumipat na ng ibang company." Denied. Though, so, refiling tayo. So, as much as possible, huwag ka muna mag-resign. Lalo na kapag nalalapit na yung CI moments mo or tapos na yung down payment mo. 3 to 6 months processing lang naman yan. So, make sure na mag-stay ka muna sa company mo para isang lakaran na lang, hindi ka uulit-ulit. Alright, so ayun lang yung mga reasons para ma-deny. So alam mo na, ha? Huh?